Magandang araw mga angels! Tunghaya natin ang part 17 ng kwentong My Nerd Ex-Wife. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-like and share po ng ating video. Pakiclick na din po ng subscribe button. Gayon din po ng bell button para palagi kayong updated sa parating ko pong upload. Mula roon ay tanaw sa loob ng kakahuyan ay isang abandonadong bahay kung saan natagpuan ang isang sunog na bangkay na sabi ay pagmamay-ari ng kanyang kaibigang si James. Angelique? Sabay ang bigkas nila nang paglingalinga ng babae ay nagawi ang mukha nito sa direksyon nila. Bumilis ang pintig ng pulso ni Milya. Mukhang si Angelique ang may gawa ng lahat. Nagkatinginan silang dalawa saka nagpa siyang bumaba ng sasakyan nila at maingat na sinundan si Angelique. Ngunit hindi pa man sila ganap nakakalapit sa kinaroroonan nito ay narinig nila ang pagtawag nito sa isang pamilyar na boses. James! James! Ilabas mo ang anak ko! Ilabas mo! Sigaw nito. Saka mabilis na pumasok sa abandonadong bahay. Gawa ito sa simento ngunit dahil sa tagal na walang nakatira ay halos sirang-sira na ito. James! Patuloy na sigaw nito. Patuloy lang silang nakamasid at nakasunod sa babae. Mabuti na lamang at naka-t-shirt at maong pansiya sa carover shoes para komportable siya at hindi siya nahirapang maglakad. Nagkubli sila sa likod kung saan ay masisilip mula sa bintanang naroroon ang loob. Doon ay nanlaki ang mata ni Gray nang makitang nakaupo ang yaya ng anak habang nakatali ang kamay at paa at may busal ang bibig. Nakatayo sa tabi nito ang kaibigang si James at hawak ang kamay ng anak. James? Usal niya. Hindi siya makapaniwalang buhay ang kaibigan niya, ngunit agad na naalala ang bangkay na napagkamalang ito. Nasilip nilang nakatayo roon si Angelique at mabilis na tinungo ang kinaroroonan ng anak, ngunit mabilis ding inalayo ni James. Ibalik mo sa akin ang anak ko! Bulyaw ni Angelique. Anak natin, Angelique! Anak natin! Tuyang saad ng nakangising lalaki. Hindi mo siya anak! Hindi! Giit ni Angelique. Tumawa ng malakas si James. Anak ko siya, Angelique! Kahit ilang beses mong paniwalain ang sarili mong kay Gray iyan, pero hindi. Sigaw ni James sabay bato sa harap ng mukha ni Angelique ang piraso ng papel. Iyon ay ang resulta ng DNA test na pinagawa ng lalaki nang unang nakita ang anak ni Angelique. Noon pa man ay naghinala na si James na anak niya ito dahil may nangyari sa kanila nang minsan makalimot ito dahil sa kalasingan. Hindi! Hindi totoo ito! Hindi! Ani ni Angelique sa kamabilis na pinagpiraso-piraso ang papel na iyon. Muling tumawa si James sa reaksyon ng babae. Gusto mo pa bang ipaalala ko sa iyo kung bakit nabuo si Andre? Makinig ka! Umiiyak ka noon dahil masamang-masama ang loob mo sa bigla ang pagkakaroon ng asawa ni Gray. Nasa bar ka ng isang common friend natin at maswerteng naroroon ako. Nilapitan kita at inawat pero sinabi mong gusto mong magpakalasing kaya hinayaan kita. Akalain mo bang noong malasing ka, ikaw pa ang nagyayang... Stop it! Agaw ni Angelique. Muling tumawa si James, ngunit matapos ng ilang minuto ay bumangis ang mukha nito. May hinihintay pa akong panauhin, mukhang hindi yata sila sisipot. Tinig nito ko saka sinipat ang orasang pambisig. Doon naman ay nagkatinginan sina Gray at Mia sa kinaroroonan. Nagtatalo ang isip kung magpapakita pa ba sila o hindi. Aktong aalis na sila sa pinagkukublihan nang biglang matabig ni Gray ang kahoy na nakasandig sa isang puno, dahilan upang bumagsak ito at lumikha ng ingay. Mukhang naririto sa sila. Malakas na wika ni James na tila ipinaparinig sa kanila at tila alam nilang naroroon lamang sila at nakikinig. Wala silang nagawa kundi ang tuluyang pumasok sa kinaroroonan ng mga ito. Long time no see! Bungad ni James kay Gray. Akala ko ay patay na ako? Dugtong ni James saka tumawa ng malakas. Ang masamang damo, mahirap mamatay bro. Kaya ikaw, huwag kang masyadong magpakabait dahil mas inuunang kunin ni Lord. Pabirong pang wika ni James. Ito naman kasing si Angelique. Biruin mong ipapatay ako dahil sa sinabi kong sasabihin ko sa iyo ang totoo? Maswerte na lamang dahil utu-uto ang inutusan niyang patayin ako. Kaya ayun,
Nasuhulan ko. Ngising turan pa ni James. Pero kanino ang katawang nilibing namin? Naguguluhang saad pa ni Gray. Simple, dahil uto-uto na ang inutusan niya, may pagkaganid pa. Pinatay ng isa ng kasamahan nito upang masolo ang lahat ng pera. At saka namin nilagay lahat ng gamit ko rito at sunugin upang may ebidensyang patay na nga ako. Diba pang teleserye lang? Natahimik silang lahat sa naroroon. Tanging huni ng mga ibon ang naririnig ng magsalita ang batang kasama. I'm hungry, Daddy! Anito kay James. Naningkit ang mata ni Angelique ng tura ng anak kay James. Mabilis na may dinukot sa bagpak si James at binigay sa anak upang tumigil. Nagugulumihan ang nakatingin lamang si Gray kay James at sa nakilalang anak. Mukhang maayos ang anak dahil buo na ang pananalita nito. You're smart enough, bro. He's my child. Ako ang nagpadala ng mensahe sa inyo. Wala akong masamang balak o anuman. I was here to claim what is mine. Kukunin ko ang anak ko. Matatag na wika ni James. No! Hindi ako papayag! Hindi! Hindi! Hindi ako papayag! Muli sa pagkakataong iyon ay tila nababaliw na naman si Angelique. Nilayo ni James ang anak nang aagawin ito ni Angelique. Hindi ko mapapayagang mapunta sa isang baliwang anak ko. Mas mapapabuti siya sa akin. Hindi! Hindi ako baliw, di ba, Gray? Hindi ako baliw? Anito sa katila batang nagsusumamo kay Gray. Hinawakan ni Gray ang magkabilang braso ng asawa. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan nito. Sabihin mo, hindi ako baliw. Sabihin mo sa kanila. Dagdag pang sumamo nito. Hindi malaman ni Gray ang sasabihin. Sa kinikilos ni Angelique ay hindi na normal. Sabihin mo! Sigaw na nito. Ramdam na rin niya ang tila pag-iipon ng babae ng lakas. Angelique, listen! Hamig pa niya rito. Taksil ka! Hindi ako baliw! Isa kang taksil! Kasalanan lahat ng babaeng iyan! Anya sabay tingin kay Mia. Mabilis na kumawala ito sa pagkakahawak ni Gray at mabilis na dinamba si Mia at sa pagkakataong iyon ay napabagsak si Mia sa sementadong sahig. Hindi pa nakontento at naibabawan siya nito at pinagsasampal. No! Stop it! Suway ni Mia habang pinipigilan si Angelique sa pagsampal sa kanya. Hanggang agawin siya ng pagsidhi ng kirot buhat sa kanyang puson at doon niya naalala ang nalaman niya kani-kanina lamang. Ah! Ah! Malakas na sigaw ni Mia sa pagsidhi ng kirot sa kanyang puson at kasunod ng pagkawala niya ng malay. Nagitla si Gray kaya mabilis na naitulak si Angelique nang makita ang pagbalatay ng kirot sa mukha ni Mia kasabay ng nakakabinging sigaw nito. Mia! Mia! Malakas na sigaw niya nang makitang mawalan ito ng malay habang pinagsasampal ni Angelique. Kaya hindi na niya napigilan pa ang sarili at naisalya papaalis sa ibabaw ni Mia si Angelique. Maya-maya ay nakakabinging huni ng sirena ang narinig. Akin ang anak ko! Papatayin ko kayo! Mga hayop kayo! Papatayin ko kayo! Sigaw ni Angelique nang makatayo sa pagkakasalya ni Gray. Wala kang karapatang maging ina, Angelique. Baliw ka na! Singhal ni James sa kanilayo ang umiiyak ng anak dahil sa takot na itsura ng ina nito. Tuluyang napanawan ng bait si Angelique. Halata sa itsura niya. Ginugulo-gulo nito ang buhok at tila sinasabunutan ang sarili. Baliw ako? Baliw? Baliw daw ako? Paulit-ulit itong wika sa sarili sa kahumahalakhak ng napakalakas. Hindi ako baliw. Kayo ang baliw. Mga baliw sila. Oy! Baliw sila! Parang batang wika. Grabe ang tensyon sa dibdib ni Gray. Walang malay si Mia at tuluyan na yatang nabaliw si Angelique. Mia! Gising! Mia! Yugyug sa babae ngunit wala itong reaksyon. Oh my, Mia! Tili ng baklang na papasugod sa kanila. Agad na namukhaan ang bagong dating. Kasama siguro ito ng mga dumating na pulis. Sinasabi ko na nga ba? Diyos ko, Mia! Sabi kong delikado para sa'yo eh! Nanggigigil na tura nito pero bakas ang labis na pag-aalala sa tinig ng bakla.
Bigla itong napabaling sa kanya. Hindi niya tuloy malaman ang gagawin. My God! Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Baka gusto mo pang makunan siya at mawalan ka ng anak. Singhal nito sa kanya. Makunan siya, mawalan ng anak? Sunod-sunod na wika. Oo, buntis si Mia! 2 weeks kaya buhatin mo na siya bago pa malaglag. Bilis! Kilos! Dagdag pa nitong tili. Mabilis na binuhat si Mia. Dali! Doon! May ambulansya kaming dala! Bilis! Anito sa labis pa rin ng pagkabahala. Halos marindi si Grace sa lahat ng bilis ng pangyayari. Matapos malamang nagdadalang tao si Mia ay tila huminto ang pag-inog ng mundo para sa kanya. Hindi na niya alam pa kung ano ang nangyayari sa asawa at sa kaibigan niya. Wala na siyang pakialam pa kung nasa mental hospital pa si Angelique. Ang importante sa kanya ang makaligtas ang mag-ina niya, lalo na ang magiging anak nila ni Mia. Please Lord, hindi ako pala dasal pero 10 ito ng buhay ko. Ngayon lang ako hihiling. Sana makaligtas ang anak namin ni Mia. Impit na dasal niya habang nakaupo at nakayuko habang hinihintay ang paglabas ng doktor sa emergency room. Sa kabilang dulo naman ng kinauupuan ay naroroon ang baklang kaibigan ni Mia at isang lalaking mukhang kasintahan ng bakla. Harold, darling, hindi ko kayang mawala ang best friend ko. Kasi kahit baliw iyan dahil sa pag-ibig sa iisang lalaki, mabait iyan. Lord, alam kong mabait ang friend ko. Pero dahil sa pag-ibig, tinubuan din ang sungay. Sana huwag mo namang kunin, please. Dinig na saad nito. Hindi niya alam kung pinaparinggan ba siya nito o hindi. Pero kahit parinig man iyon, at least he knows na mahal siya ni Mia. At handa na siyang gawin ang lahat, bumalik lamang ito sa kanyang buhay. Angelique Petrayal was a big grant to file an annulment at alam niyang mabilis lamang mag-grant iyon. Tahimik silang tatlong naghihintay sa paglabas ng doktor nang dumating ang kanyang mga magulang habang akay ang kanyang mama at papa ang anak nilang si Gracie. Malayo pa lang ay kita niyang umiiyak ang kanyang anak. Daddy, where's mommy? Iyak nito. Binukas niya ang kanyang dalawang kamay. Nakuha naman ng anak ang nais niyang patakbo itong niyakap sa kanya. Maging siya ay naluha ng mayakap ang kanyang anak. Pray Papa Jesus to save your baby sister or baby brother, bulong sa anak. Nanlaki ang mata nito sa sinabi niya. Tumingin ito sa kanyang mukha. Pinunasan niya ang luha nito at nabakas niya ang pagsilay ng ngiti. Talaga daddy, I will be a big sister na? Masayang wika. Tumango siya. Kaya pray ka ha? Tulungan mo si daddy na magpray para makulitan si Papa Jesus at maging maayos ang lahat. Anya sa anak. Sige daddy, ani ng anak saka tumahimik. Nakitang pinagsilahop pa nito ang palad saka pumikit. Umasal ng mataimtim na dasal. Habang nakatanaw sa mukha ng anak na nakapikit ay hindi maiwasang bumalik sa alaala ang lahat. Sa panahong pinagdudahan niya kung siya nga ba ang ama nito o hindi. Sa mga pasakit na pinakita niya sa ina nito habang pinagbubuntis ito. Doon niya na-realize kung gaano siya kawalang kwentang lalaki. Patawarin mo ako, Mia. Patawad. Anya nito kasunod ang masiganang luha sa mga mata. Agad na sinapo ng dalawang palad ang mukha kasabay ng pagyugyog ng kanyang balikat. Isang palad ang dumapo sa kanyang balikat. Nang maiangat ang mukha ay nasumpungan ng mukha ng ama. Kagaya ng dati, tila hindi ka babakasan ng anumang emosyon ito. Anak, alam ko kung ano ang nararamdaman mo. Pagsisisi. Maging ako ay nagsisisi rin dahil hindi kita nagawang pagsabihan at sunod-sunuran sa mama mo. Mahal ko siya at hindi ko kayang suwayin. Maging ang mama ay nagsisisi rin sa pangit na inasal kay Mia. Ngunit alam naming kahit anong sisi pa ang gawin namin ay nangyari na ang lahat. Ang dapat gawin mo ngayon ay itama ang lahat. Bumawi ka sa lahat ng pagkukulang mo sa iyong mag-ina. Naririto kami ng mama mo, handang tumulong at sumuporta. Alam naming mahal mo si Mia. Nakikita namin iyon mula nang magising ka. Kaya nga nagawa mong magpanggap na wala kang maalala, di ba?
Saad ng ama na nabakas ang birong wika sa huling sinabi nito. Paano niyo po nalaman? Aniya, naalin na mahal mo si Mia o iyong nagpapanggap kang may amnesia? Tura ng ama. Pareho! Nahihiyang sagot ni Grace sa ama. Doon ay bahagyang tumawa ang papa niya. Anak kita, kaya kilala kita. Well, observant lang ako anak. Pareho tayong lalaki. Iyang ginagawa mong pagpapanggap, ginawa ko rin iyan sa mama mo noon kaya kabisado ko na. Tawa ng ama. Sa mga sinabi ng ama ay bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Lahat ay napatayo nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng maliit na ospital na iyon na pinagdalhan sa kanyang asawa. Ikaw ba ang asawa? Seryosong wika ng may katandaan na ring babaeng doktora. Opo, Dok, ako po. Mabilis na sagot. Kinakabahan siya sa sasabihin nito, lalo na at napakaseryoso ng mukha nito. Tingnan pa siya nito mula ulo hanggang paa. Doon ay mas lalo pa siyang natakot na baka may nangyaring masama sa mag-ina niya. Lalo pa at isa-isa na rin silang tiningnan nito at huli ay sa anak nilang si Gracie. Diyos ko, huwag naman! Usal sa isip niya. Tila wala siya sa sariling nasambit na sana huwag namang mawala ang isa sa kanila. Huwag naman, Lord, please. Sambit kasunod ng pagpikit ng mga mata. They're fine. Good thing na itakbo niyo agad siya. May stain siya pero nagbawas lang siya. Hindi siya nakunan. Masyado lang siyang tense kaya nahimatay siya. Dinig na wika ng doktora kaya mabilis siyang nagdilat ng mata. Sa pagdilat ay nakitang nakangiti ang kanina ay hindi maipintang mukha ng doktora. Talaga po? Yes! Thank you, Lord! Thank you! Masayang-masayang wika. Yeah, ngayon ay nagpapahinga na siya. Huwag niyo munang gagambalain. Masyado ring nabugbog ang mga muscles niya kaya medyo mahina. Once she's awake, okay na siya. Dagdag nito saka masayang nagpaalam sa kanila. Mabilis niyang nayakap ang kanyang mama na nasa tabi niya, maging ang kanyang ama sa labis na tuwa. Anak, everything will be fine. Gaya ng sabi ng papa mo, ay nagsisina ako dahil sa pangit na pinakita ko kay Mia noon. Hindi ko alam na ang babaeng kinaiinisan ko noon ay ang babaeng magbibigay sa akin ng apo. Akalain mong mas kamukha ko pa itong si Gracie kaysa sa kanya? Natatawang saad ng ina. Nang mabanggit nito ang anak niya, ay tila mabilis na kinarga ito. Big girl ka na talaga anak ko! Nahihirapan na si daddy na kargahin ka! Sabay pisil sa piski ng anak. I will be a good big sister, daddy. Masayang tura naman ito. True, tita. Este Ma'am Merle, kamukhang-kamukha niyo itong si Gracie. Agaw ni Fiona sa sinabi ng ina ni Grace. Napangiti naman ang ginang. Okay na ang tita, sabi nito. Okay, as you said, tita. Maarteng ngiti naman ni Fiona. Diba nga, sabi kapag mahal na mahal daw ng babae ang asawa nito, hindi malayong magiging kamukha ng lalaki ang anak. Ganyan kabaliwi ang kaibigan ko dyan sa anak ninyo. Isipin nyo kaya siya ang first crush. Nagpakabaliw na? Naging asawa, naging kabit. Ay nako, hanggang kamatayan na iyan basta ikaw, Gray, kapag sinaktan mo uli yung best friend ko, nako. Hindi na ako mangingiming ipahanting ka rito kay Harold, darling ko. Baka hindi mo alam, dating vigilante to. Nagbago lamang nang masilayin ang beauty ko. Maarting wika sabay pilantik ng mga daliri. Makakaasa ka, sabad naman ni Gray. Okay, aasahan ko iyan. Maswerte ka at cute ang mga anak ninyo. Dagdag pa ni Fiona sabay sabit sa bisig ng boyfriend na si Harold na daig pa ang bouncer sa club sa laki ng katawan. Sana cute din ang magiging anak natin, darling. Kaya loves na loves kita para sa'yo, magmana. Sana kay darling magmana ang anak namin. Eksaharadirang tura ni Fiona na may kasama pang tili. Ipagdasal mo munang tubuan ka ng matres bago mo problemahin ang magiging mukha ng anak mo. Sita ng mama ni Gray.
Lumalabas na naman ang pagiging Madam Claudia mo. Panira ka talaga. Sabad sa mama ni Gray na tila galit. Madam Claudia? Tura ng mama ni Gray na nakataas ang kilay. Oo, si Madam Claudia Benavista. Ganun lang ang peg mo. Maswerte ka at wala nang mama si Mia. Lagot ka kung biglang sumulpot si Amor Power at agawin ang Eduardo mo. Natatawang wika pa ni Fiona. Pero in fairness, tita, bet ko yung sinabi mo. Sana nga magmilagro at bigyan ako ng matres. Baka araw-araw na ako magparosaryo kapag nangyari yon. Bongga! Masiglang dagdag pa nito sa mama ni Gray. Nagkatawa na lamang silang lahat nang magpasintabi sa kanilang isang nurse at sinabing na ilipat na nila si Mia sa isang pribadong kwarto. Pwede na nilang puntahan ngunit hindi pa pwedeng gambalain. Samantala, mabilis namang pinuntahan ng mag-asawang Diane at Vince ang kaibigang si James nang malaman ng mga ito na buhay pa pala ito. Doon ay nalaman ang masaklap na kapalaran ng kaibigang si James maging ang naganap na engkwentro sa kanilang apat. What? Anak mo si Andre? Sabay ang bigkas ng mag-asawa nang sabihin ni James sa kanila ang dahilan ng pagtangkang pagpapaligpit sa kanya ni Angelique. She's crazy! Bulalas ni Diane. Paano niya maaatim na pumatay para lang mapagtakpan ng kanyang lihim? Hey, relax honey! Alo ni Vince na tila tense na tense sa asawa. Sorry honey, just can't help it. How come na magagawa niyang ipapatay itong si James? We're friends. I know na kahit anong nagawa natin sa isa't isa, dapat hindi niya ginawa iyon. Nakapamaywang pangwika nito na hindi pa rin makapaniwala. Inakbayan ni Vince ang asawa at inuupo. Chill! Angelique was desperate at mahal na mahal niya si Gray. Ang taong nagmamahal maaaring nagiging masama o mabuti. Tingnan mo itong si James. He close to be nice than to become a bad. May pasaring sa tinig nito. What do you mean? Kunot noong tura ni Diane sa nais ipahiwatig ng asawa. Nakayuko naman at tahimik si James. I mean is that, kaya walang seryosong relasyon itong si James dahil matagal na may gusto kay Angelique. Hindi pa man magkasintahan noon si Gray at Angelique. Diretsahang wika ni Vince. What? Sabay ang bigkas naman ni na James at Bianca. Tumawa ng nakakaloko si Vince. Paano mo nasasabi yan, honey? Sabad ni Bianca. Hindi ba totoo, dude? Untag nito kay James na muling natahimik. It's not funny, honey. Seryoso tayo rito. Maang ni Bianca. Yeah, tama siya. Tinig ni James na bumasag sa maiinit na tinginan ng mag-asawa. Told ya. Ngiting saad ni Vince sa asawa. Kahit kailan talaga tsismuso ka. Angal ni Bianca sa asawa niya. At least nagiging resourceful ako, honey. Tila pagbibida pa nito. Susme, ewan ko sa'yo. Ito, Candy, baka mapanis laway mo. Nakatwiran ka pa sa pagiging tsismoso mo? Singhal ni Bianca. Ang tsismosong ito, honey, ay minahal mo, kaya huwag ka nang umangal. Turan pa sa katumawang ngunit muling sumeryoso na ito. Ngayong nasa mental na si Angelique, anong plano mo sa anak nyo? Seryosong baling na kay James. Nagtaas naman ang tingin si James. Aayusin ko ang papeles namin. Baka sumunod na kami sa mga magulang ko sa Canada. Doon ay mamumuhay siya ng normal. I saw indication na magiging normal na ang kanyang pag-iisip at pananalita. Doon ay matututukan siya ng mga magulang ko. Sagot naman ito. Isang tapik ang binigay ni Vince sa balikat ng kaibigan. Takda ng pakikipagsimpatsa at pagsang-ayon sa plano nito. Siguro ay kakausapin ko muna si Gray. We have to talk regards sa anak ko at sa lahat ng nangyari sa amin. Dagdag pa ni James. Ano man ang mangyari, nandito lang kami. Tura ng mag-asawa kay James. Sa hospital, tila nagising sa malalim na pagkakatulog si Mia nang magising siya. Mabilis niyang sinalat ang kanyang tiyan na tila ba biglang naalimpungatan sa kanyang kalagayan. Nasaan ako?
Malakas na wika dahilan upang magising ang papaantok na diwa ni Gray. Mia, calm down! Awat ni Gray nang makitang tila nagwawala pa si Mia. Gray, anong nangyayari? Anong nangyayari? Bakit ako nasa ospital? My God, ang baby ko! Iyak niya nang maalala ang kanyang kalagayan. Mia, relax ka lang. Hindi makakabuti para sa iyo yan. Hamig pa rin ni Gray. Relax? Paano ako mag-relax, Gray? Ang anak ko! Putol na wika ni Mia. Anak natin, Mia. No worries. The baby is fine. Kaya please, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dahil makakasama sa kalagayan mo. Pagdidiin ni Gray. Sa sinabing iyon, ang lalaki ay napanatag naman siya at napahawak na lamang sa impis pa niyang tiyan. Hindi man niya sadya ang pagkakabuo ng bata sa sinapupunan, ay ayaw niya itong mawala sa kanya. Shhh! Bawal sa iyo ang ma-stress, sabi ng doktor. Paalala ni Gray kay Mia. Ngayong buntis muli ang babae, ay gagawin niya ang dapat. Ang mga bagay na dapat ginagawa ng isang asawa sa asawang buntis. Mga bagay na hindi niya nagawa noong pinagbubuntis nito ang kanilang panganay. Pinilit mang huwag mag-isip ni Mia, ngunit hindi niya mapigilan. Tahimik na tahimik ang silid na kinaroroonan. Ang tanging naririnig lamang ay ang kanyang paghinga at tibok ng kanyang puso. Gray? Usal sa pangalan ng dating asawa na nakaupo sa kanyang may ulunan at nakayuko roon. Rest, Mia. We can talk tomorrow. Tinig ni Gray na inaantok. Halos kasi hindi siya nakatulog dahil sa pag-aalala sa babae. Ngunit imbis na magpahinga, ay nanulas na lamang sa bibig ang mga bagay na nasa isipan. Anong nangyari? Nasaan si Angelique? Nang marinig ni Gray ang sinabing iyon ni Mia, ay tumuwid siya ng upo. Inaantok man ay nagising na rin. Yes, he loved Angelique genuinely before Mia entered his life. Angelique became a good girlfriend too, kaya medyo naawat na saktan siya sa kinahantungan nito. Napalunok muna si Gray upang tanggalin ang bikig sa kanyang lalamunan bago muling nagsalita. I feel sorry to her. I know that what happened to her is because of me. Garalgal na boses ni Gray. He don't want to crack down on Mia towards his feeling to Angelique miserable situation, but he can't help it. Angelique was in the mental institution right now. It's my fault. Tuluyang nalaglag ang mga luhang pinipigilan niya. Mia don't know what to feel. He saw Gray as a strong man, but what he saw now is a man who's trying to be strong, but yet his soft side shows. She saw tears fell on his eyes. Kinapa niya ang kamay nitong nasa ibabaw ng hospital bed na kinahihigaan. Shh, it's not your fault. She chose to be where she is now. Alo dito upang hindi nito sisihin ang sarili. I know what she feels because I've been there. But I choose to go away and find myself. I renewed myself. We choose everything where we are right now. I feel sorry to her too, really. Mababang tinig ni Mia. Doon ay naramdaman niya ang paggagap ni Grace sa palad niya. Lumapit siya sa dating asawa at hinaplos ang buhok nito. Sleep for now, babe. We'll see what tomorrow bring to us. Good night. Bulong ni Gray kay Mia. Ayaw niyang gatungan muli ang kalungkutan nila kaya mas mabuting magpahinga na muna sila. Kinabukasan, isang mensahe ang natanggap ni Gray. Napakunot noo siya nang mabasa kung kanino nang galing iyon. We've been together for more than 10 years. We used to be brother, buddy, best friend, and a sibling we haven't. Can we meet? I have something to tell you. I know that this will make you free. Iyon lamang ang laman ng mensaheng natanggap buhat kay James. Napakanotnoo siya dahil hindi niya maaraw kung ano ang nais nitong ipabatid sa kanya sa pagsasabi nito ng huling sinabi nito. I know that this will make you free. Ulit niya sa kanyang isipan. Pabalik na sana siya sa ospital dahil umuwi muna siya upang magpalit. Tutal ay naroon naman si Fiona. Mamayang hapon ay ilalabas na niya si Mia.
Agad niyang sinabi sa kaibigan kung saan sila magkikita. Hino James. Kahit medyo hindi maganda ang kanilang pagkakaibigan nitong nakaraan, ay alam niyang mabuti itong kaibigan. Knock, knock! Napangisi na lamang si Mia nang marinig ang tinig buhat sa labas. Sa timbre pa lang ng boses ay kilala niya ito. Knock, knock! Ulit nito. Ayaw niya sanang patapusin ito pero wala na yatang pag-asang pumasok ang nasa labas kapag hindi sinasagot ang magic word nito. Okay, fine. Who's there? Aniya. Doon ay bumukas ang pinto at niluwa noon ang kaibigang si Fiona kasama ang kanyang lola. Fiona, ang best friend mong pinakamaganda sa balat ng lupa at ng iyong napakabait na lola. Lola Pasing at your service! Grabe, kaloka ka. Tagal mong bigkasin ang magic word. Tininga mo ang beauty ko sa labas, beshi. Tila kanyo ng bunganga ng kaibigan at hindi maampat. Grabe, 2 segundo lang naman ang tinagal mo sa beshi. Anya nang makalapit ang kanyang lola. Akala niya ay tuluyan na itong nagtampo sa kanya dahil sa nagawang pamimikot noon kay Gray at sa sapilitang pagpapakasal nila dahil batid nitong napipilitan lamang si Gray at dala marahil sa hiya ay napilitan itong pumayag. Sorry po lola sa lahat, anya rito. Huwag ka nang magdrama apo. Dadaigin mo pa si Juday niyan, okay na ako, tanggap ko na. Natatawang wika pa nito. Doon ay napangiti na rin siya. Nahawa rin yata ang lola niya sa kaibigang si Fiona. Ay! Isang malakas na tili iyon ni Fiona habang nalalaki ang mata ng kaibigang nakamata sa cellphone nito. Nagreply si Papa Delfino, lola! Ating, may love light na ang lola mo! Palatak pa nito. Agad siyang napakunot sa sinabing iyon ng kaibigan niya. Hep hep! Anong love light iyan? Naguguluhang sabad. Ang lola niya ay may love life, eh 62 na ito. Ahay! Muling tili ng kaibigan habang tuon pa rin ang mukha sa cellphone nito na walang patid sa pagtunog. Anong sabi ni Delfino babe ko? Tila teenager na tura ng lola niya. Mas lalo siyang napakunot noo. My God! Ang lola niya! Hindi niya alam kung tama bang naririnig na wika nito, Delfino babe. Lola, ang sabi ng iyong long-lost boyfriend, umuwi na raw siya ng Pilipinas at dito na magstay. Tutal ay balo na siya at malalaki na daw ang anak nito sa Italy. Masayang wika ni Fiona. Eksahirado siyang bumuntong hininga. Kaya napatigil ang dalawa sa kakakalikot at katititig sa cellphone ng kaibigan. Lalim, besh! Ano iyon? Tanong ni Fiona na namimilantik ang mga kamay. Buti pa si Lola, okay ang love life. Yung akin, it's complicated. Malumanay na wika. Ay, nagdrama ang ale eh. Ate, no other woman, oh, the mistress. Mamili ka lang. Wika ng kaibigan. Both. Natatawa na rin sagot. Kahit kailan, sugapa ka pa rin, Mia Amor. Batok ng kaibigan sa kanya. Wow, nang batok ha? Angal rito. Batok ba iyon? Inalog ko lang ang utak mo para magising ka, Mia. Oo, masarap maging other woman o mistress. Pero mas masarap kung malinis ang konsensya. Seryosong saad nito. Binibiro lang naman kita. Balik sa kaibigan. Maya-maya ay silang magkaibigan naman ang natigilan nang mapahagikik ang lola niya. Nakita nitong may cellphone na rin ang lola niya. What? Bulala sa kabiglaan. Saka unti-unti siyang bumaling sa kanyang kaibigang na tila guilty. Friend, computer age na. At madali namang turuan si Lola. Katwiran ng kaibigan. Pero besh, sa dami ng ituturo mo sa Lola, eh bakit lumandi pa? Sigmat sa kaibigan. Besh, tingnan mo ang Lola mo. Di ba masaya siya? Kaya be happy na lang sa kanya. Huwag ka nang umangal. First boyfriend niya si Lola Delfino. Hayaan mo nang matuloy ang naudlot nilang pag-iibigan. Umangal ka kapag kaedad mo ang kinakaringking niya. Bulong ng kaibigan sa kanya habang nakatanaw sila sa masayang mukha ng kanyang lola. Sa bagay, may punto naman ang kaibigan. Lola, ang puso, huwag masyadong umasa.
agaw sa pansin ng lolang kinikilig. "Thank you, my dear grandchild. I know what I'm doing." Hagik-hik na wika ng lola niya. "Aba! In English ako, besh!" Anya sa kaibigan. "Oo, besh. Dinig ko. Ano daw?" Panggagatong naman ito na biro niya. At saka sila nagtawa ng dalawa.